Joseph! Ako na! Dahil new hair ka. Naruto hair yan eh. Oo, dahil Naruto ka daw ngayon tayo mag-uusapan pangkalusugan. Bakit mga students ko mga... Hindi ba parang lalaki tong topic natin na to? Oo, dapat yung mga panglalaki. Hindi, kasi sabi nga nila... Pero mas maganda yan, no? Dapat pag men's health, dapat din, hindi lang para sa lalaki, para sa mababa, especially sa kapamilya nila, or asawa nila, partner nila, kasi... Yung mga partners nila ang mag-e-encourage sa mga lalaki o sa asawa nila magpa-check up. Magandang word yan, ano, Angela, encourage. Yes. Yes. So, lalo na yung topic natin ngayong umaga, no? Kailangan ka-encourage yan. Yes. Kasi itong sakit na to is partly involved. Ang babae. Oo, fertility. Look at the screen. Diego. Ano ang title? Anong pangalan niyan? Varicocele. Varicocele. Okay. Ano muna 'yun? Na ang varicocele, ano bang ibig sabihin ng varicocele? Tama ka. Dapat kaysa importante yung definition of terms, no? These are dilatation of your pampiniform plexuses. Mm. Na ano 'yun, Doc? Nasa spermatic cord. Ito yung mga vessels natin. These are spermatic vessels, mm-hmm. no? Spermatic vessels. Pag nasa may inguinal area siya, sa may inguinal area, pampiniform, ibig sabihin, complex ng mga vessels, spermatic vessels, na nag-intertwine, o parang network. Mm-hmm. Okay? Ang nangyayari kasi sa varicocele, yung veins mo, yung valvula, may valvula yun eh, may valves, na nagko-control, nagiging defective. So the flow of blood becomes insufficient or become incompetent. Pero bakit, Doc, nagkakaroon ng varicocele ang isang lalaki? Anong mga causes noon? Ah, kasi ang definition, hindi yung etiology kasi hindi masyadong well-defined, okay. No, Rina, no. Ang pinaka nakita lang nila na cause was yung valves, no? The incompetence of the valves. Mm-hmm. Kasi ang blood vessels, mayroon mga valvula. Yun ang nagko-control ng blood flow in and out. Kasi pag yung ang blood flow natin, kasi one way lang yan eh. Pag pababa, yun lang ang direction. Hindi pwede siyang umakyat. Hindi pwedeng kumaliwa. That's what happened to varicocele or varicose veins. Mm-hmm. Diba? Because of the incompetence of the valves. Kaya nagkakaroon ka ng net veins. Mm-hmm. Ano nangyayari? Because you overstand, diba? Mm-hmm. You overseat, you stress, diba? Mm-hmm. So the valves, nagkakaroon ng pressure. Mm-hmm. Pag nagkakaroon ng pressure effect, yung valves mo, nagiging ano, yung impact doon sa valves, magkakaroon ng mas ma-intense. Mm-hmm. Kaya magkakaroon ng defect. Mm-hmm. Okay? I thought this happens when you reach a certain age or... Meron din mga bata. Wala kasing ano age ano to eh. So anyone? Yes, especially the young. Mas prone pa ang mga very, bata. Very, very prone ang young. Yun sinasabi natin na yung mga external factors na Monica ang papasok come into play. Mm-hmm. Why do they say na sports individuals, sports athletic individuals mm-hmm. have the tendency to have mild varicocele mm-hmm. or because of the things that they wear mm-hmm. or yung intense activity mm-hmm. na ginagawa nila yung blood flow hindi to the tama. Network mm-hmm. hindi naman siya hindi tama pero nagkakaroon siya ng mas malakas mm-hmm. minsan na tendency yung valves hindi nakakayanan so later on magkakaroon ng obstruction. Is this painful or may iba pang mga signs and symptoms it that becomes, tells you yeah, na may it becomes varicocele. Painful Angela once the varicocele becomes so engorged mm-hmm. no ibig sabihin yung valves niya masyadong defective na mm-hmm. tapos yung dugo masyadong na ipon na doon sa ugat mm-hmm. oo. So pag hinawak mo, in-examine namin, no, magiging parang bag of worms siya. Parang mga bulate. So sa testicle. Pero early signs na meron kang varicocele, may mga veins ba yan makikita? The early signs kasi, you have pain. Okay. Pain. Burning sensation on the lateral sides of your testicles, no? Doon, medyo masakit. Not the side veins. Doc, you mentioned kanina, infertility is one of the complications. Yes. Yes, but apart from that, ano pa yung mga posibleng mangyari kapag nagkaroon ka ng ganitong sakit? Low sperm count. Atrophy of the testicles. Does that affect one performance? I mean, no. You can still have your... Uh-uh.
You can have erection. Your performance, Kong, but the possibility of impregnating somebody will be a problem. Yun ang ano mo. So, but for some people, that will be good. Oh yeah, for some people, that will be parang it will be probably a blessing. Yeah. Ang problema kasi ito, itong veins natin, this is the called your pampiniform plexuses, okay? This is very, very significant, no? Especially, sasabihin mo, Angel, lalo sa babae, bakit network siya para siyang web? Oh. Bakit siyang web? The web protects the testicles. It turns out to be a cooling effect. Parang thermal ito eh. So, ang regulator ng testicles mo, yung network ng vessels mo. Kasi masyadong mabilis ang exchange ng blood mo. Mm-hmm. So ngayon, hindi masyado mag-iinit yung testicles mo. Pwede bang mag-atrophy yung testicles pag uminit yan, mo? Parang ano siya eh, di ba? Parang iklog, babagok siya. Dok, yung atrophy of the testicles, pwede rin yun mangyari. Atrophy of the testicles, pwede rin yun mangyari. Oo, pag atrophy of the testicles, pag hindi masyadong sufficient yung ano, supply ng dugo. Basta tatanda mo, kaya marami siya, parang network siya, maganda ang daloy ng dugo. Once hindi na gumanda ang daloy ng dugo, what will be affected? One is probably the size and the activity and the production of yung sperm o yung similya natin, yung buda. Ah, okay. So my question also, Doc, is ano yung treatment and management mo? And how do you, is this preventable? Okay. Ang treatment natin, Angela, is una-una, malaman natin kung ano yung seminal analysis, no? Have to have that count, no? Kasi importante yan, eh. Kasi ang treatment doon susunod, eh. Kasi sasabihin mo, the treatment for varicocele is varicocelectomy, surgery. Walang medication, only surgery. Ngayon, ang tatanungin sa'yo ng pasyente, Angel, ayaw ko magpa-opera eh, bata pa ako. Pwede ba ako magpa-opera? So we will, mag-guided kami as surgeon kung ano ang degree ng varicocele mo. Ito ba ay 0, stage 1, stage 2, stage 3? Pag it, stage 3 kasi parang bag of worms, no? Is it the same as embolization? Iba pa yun? Yeah, you can do embolization. What is embolization? Embolization? Kasi para yung i-unclog mo yung ano, yung baradong ano. Ang problema kasi ito, barado yung ugat mo eh. Kaya nagkakaroon ng ganyan, di ba? It's like varicose veins. Isipin mo yung varicose veins mo, nandun sa testicles mo. So ganun, barado siya. So anong nangyayari? Kailangan i-unclog mo. Pero varicocelectomy is a surgical procedure that you do. Marami naman ang areas niyan eh. You can do the abdominal approach, yung paloma technique sinasabi. You can do the marmar technique. Marmar technique is dun sa sub-inguinal, dun mismo sa testicles. I usually do the ano, the testicle or parang di makikita lang. Doc, you mentioned sperm count. No? It's always been a curious thought. How do you really determine the actual sperm count of a individual? Because they're so small, you don't count it individually. Yeah. But how do you determine the actual number? Okay, you have to send it for ano, microscopic testing, no? So we count it on the number of viable. Pag sinabing viable and moving and active. Buhay. Okay. And morphologically normal. When we say morphologically normal, may ulo siya, may leeg, may buntot. Okay. Pag walang leeg, may buntot, abnormal yun. Mm. Pag dalawang ulo, isang buntot, abnormal pa rin yun. Even it's moving. So it's not counted? No, it's not counted. So it should have a head, a neck, and a tail. And it's moving fast. No, it's spindle shape, ibig sabihin medyo ano spindle ano. Now, the count is very very important for us. Before kasi studies we have put it at 20 million. Now we have increased the count to 60 million per person, per male. Per male. 60 million. So, can you nag-isip si Kong. So when you give a specimen, that is tantamount to at least 60 million sperm head. Kaya yung may pag nagpa-exam ka, pag nagpa-analysis ka ng ano mo, ng similya mo, ng semen, no? We should get at least doon sa ano sa specimen na buhay, mo. 60 million. Anything say, lower than that is abnormal. Oh, may, abnormal. Si Diego, nabuhayan to.
Hindi, sabi mo 60 million. Ah, 60 million. Pero ano yung basis mo? 60 million for what? Per extraction? How do you extract it? For extraction. How do you extract it? No, you extract, you get it in the lab. They let you do it in a cubicle. Of course, by yourself, di ba? No, in other words, nga, it's a fresh specimen, Diego. So each time ejaculation happens, okay, kailangan may 60 million. Yes. Yun ang e-examine namin eh, no? So pag binigay sa yung semen analysis, no? So it should contain at least 60 million. Doctor, curious that's lang. That's for 5 ml, ah, yung parang isang, almost isang tablespoon. How do you determine Doc, it? Microscope. Nakaka-apekto ba yung, say for example, if you will get a specimen, kailangan ba yung patient magpapahinga muna for a certain time? Dapat ba in good condition siya? Kasi, well, I don't know, no? Kung three to it four, affects 3 to 5 days, result. Walang contact. Dapat. We ask the male, oo. You should not have any contact with your wife o para build up. Para yung ano actually hindi rin ano eh kung hindi yung build kasi wala ka na rin choice kasi you cannot build up you need at least 3 weeks to build up your whole okay. Ano so no contact or any form of activity. Okay. Teka lang. So, ano, Doc, balikan natin yung varicocele, no? Ito ba may... Kasi, di ba may mga matatanda din na sinasabi niya, ayan, kasi lagi mong natatamaan yung ano, na, or yung nasuntok, or nasipa. Mm-mm. Does it have to do with it? Yung, yeah, na, yung sports activities. Oo, na ano pa, na, nasipa. Biking. Pwede, pero hindi necessary, no? Mm. Yung natatamaan siya, pwede siya magtanong. Yung sinasabi natin, pwede tayo magkaroon ng trauma. Yeah. Oo, yung trauma naman matindi na yun, magkakaroon tayo ng torsion. Yung torsion, ibig sabihin, yung testicles natin, pwede mag 360 degrees mag-turn. Mm-hmm. Nakatingin si June. It can turn. Tingnan mo yung picture kanina natin. Yung yan, no, the other one, yung may, yan. Nakahang lang ito, yes, sa testicular sac. Parang ice cream. So this, parang ice cream lang siya nakahang. So pag tinamaan mo siya, pwedeng mag-umikot to. Umikot siya. Wow. So pag umikot siya, magti-twist itong vessel. So mas malaking problema yun. Yeah. It's a different case naman. It's a totally naman different case. It doesn't revert back? No. No. Oh. Ayun, aray. You don't do it like that and you revert. No. Ayun. Mas masama yata ng hilute dyan. Oo, hindi. Kasi makikita mo na lang, June, umiitim na umiitim yung testicles. Oy, oy, oy. Kaya it's dangerous. I always tell children, or your parents of children, no? You have, if you have sons, no? If you play rough sports like soccer, don't let your classmate hit your genitalia. Kasi it's not it's a fun thing. How about yung mga naka-boxers imbis na briefs? Uy, yung mga nag-UFC, naka-boxers mga mixed martial arts. Hindi siya naka-briefs. Sobra. Cost okay din ba yun? Or kasi sports siya, hindi siya naka-tight na... Para may support. Kasi support. Pag may sports ka, kailangan naka-supporter. Supporter, no? Kasi bakit ang problema natin? Kasi nga, di ba, nakikita mo yung mga ugat, nakahang lang yung testicles mo. So at least, naka-support siya ng kung meron mang physical or maiipit man siya because of falling, hindi masyadong magkakaroon ng pressure. Mm. Doc, if I'm not mistaken, Doc, di ba ang tawag sa mga ganyan yung mga sa sports na... natatabig, blunt testicular trauma. Tama yes, ba ako? Nandiyan ako yun sa isang movie. Kasi penetrating kasi meron talagang pumasok. Pag blunt kasi, parang tinamaan mo lang na matindi. Ito, di ba ang varicose, nahahawa siya from genes? Ito bang varicocele is the same? Nahahawa din siya. Like for example, yung father mo may ganyan. Genetic. Po, posible ba na mahawa yung meron pero not totally. Konti lang yung percent. Konti lang. Okay. Konti lang ang percent. Hindi rin indication na ito kong if you have varicocele, mm-hmm, na you cannot impregnate something, okay, or somebody, no? Something. So sorry, somebody. Ibig sabihin, pag may varicocele ka pero normal ang sperm count mo, you can impregnate somebody. Yeah. Oh, sige Doc, last na tuwing kailan dapat magpapa-check up ang isang lalaki? Ay, pag maganda. Kung kahit na may, wala pang nararamdaman. Kung may nararamdaman o may kakaiba doon sa lower genitalia, pwede magpasuri.
Now, kung annual exam naman yan, chine-check naman yan eh, no? Kung at na nakikita naman kung ano yung sakit, no? Kung ayaw mo magpa-evaluate, may iba ginagawa, pinapa-ultrasound. Mm. Ayaw mo magpa-check ng physical. Yes. So, pa-ultrasound mo na lang. Makikita naman sa ultrasound. Yes, and you mentioned din kasi na do, kahit bata, very prone to this. So, as soon as possible, siguro lalo na if you're very active sa sports, it's good that magpa-check up na do. And your mild form might convert to a more high degree, ah. Kung bata ka, meron kang mild form, wag mo sasabihin, ay, okay na yan. Sometimes you have to really go on later on to check yung similya mo. Kasi maaring bumaba ng bumaba ang similya mo, yung seminal count kung mo. Kung hindi maagapan. Yes. Okay, maraming salamat, Doc Joseph. Thank you. Sa isang informative discussion natin. Kulang pa rin sa oras. May part 2 na lang. Next Thursday. God.